So ayun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat at syempre welcome back dito sa channel ko. So ayun, sa kakasubscribe pa lang sa ating YouTube channel, so ito yung breeding area ng ating mga guppies at meron tayong apat na strain ng ating mga guppies. Meron tayong EBM, Dambu Ear Mosaic, Japan Blue Gold Double Sword at Silver Koi Guppy. At syempre, tatlong strain na naman yung nanganak sa ating area. So ito yung ating Dambu Ear Mosaic. So yan. So kung nakikita nyo, nagsigalat na naman ang mga fry natin. So kung naalala nyo sa mga previous video natin, nangwa tayo ng mga fry dito. At ayan na naman. Napakaraming fry na naman. It's a triple blessing. At syempre, yung ating EBM. Ayan, tingnan nyo. Napakaraming fry na naman. So nilagyan ko to nakaraan ng elephant ear na aquatic. So ayan, dumami bigla yung mga fry nila. So ewan ko ba kung saan natin to ilalagay na naman. At syempre naman yung unstoppable Japan Blue Gold Double Sword natin na sobrang crowded na yung fry section nila. At ayan na naman, napakaraming fry na naman ulit yung dinrap ng ating breeder. So nag-reduce na ako mga pre, dalawang pair na lang yung breeder natin, pero ay nako, ang dami pa rin. So ayan, simulan natin yung pagkuha ng mga fry. Let's go! So dito tayo mag-umpisa sa ating dem, yung Dambu Ear Mosaic na strain natin, sa classic na Dambu Ear to mga pre. Ito yung bread and butter ng aking pet shop. So maraming mga nag-order shipment going to Rojas, Iloilo. So thankful tayo sa strain na to. So alam ko isa ito sa pinaka old strain ng guppy na minsan na rin napamahal sa inyo. Pero ako talagang hindi ko to binitawan, kasi habang tumatagal mas lalong gumaganda yung coloration, yung mga pattern ng katawan nila. So hindi naluluma, kumbaga hindi gaya ng ibang mga strain na parang napag-iwanan na. So ito, kapag nakita ng mga bata, talagang ma-amaze sila. Ang ganda ng katawan, yung snakeskin ng katawan, yung musik ng mga buntot. So maganda. So pang masasabi ko talaga na pang masa talaga, pang market talaga siya. Kaya maraming nag-order sa atin. So ngayon marami tayong pa-out na Dambu Ear Mosaic. So ayun, nakuha ko na yung mga fry. So medyo nahirapan tayo doon. At tingnan nyo naman, napakaraming fry. So estimated ko to, umagit kumulang 50 plus yung fry na nakuha natin. Siguro baka umabot pa to ng 70 or 80. So tingnan nyo naman, napakaraming fry. So almost, siguro nasa 2 weeks lang nung huli tayong nanguha. So ayan na naman, napakarami. So lalagay natin dito sa kanilang fry section. So dahil hapon tayo nanguha, magkaiba yung temperatura ng kanilang tubig kasi nainitan yung nasa breeder area. So dito hindi masyado. So kailangan muna nating i-gradual acclimate. So acclimation time muna, mga 10 to 15 minutes para hindi sila ma-water shock mamaya pag dinrap na natin sila. So ayun mga pre, papakita ko muna sa inyo kung gaano karaming fry ng ating Japan Blue Gold Double Sword. Let's go! So ayun mga pre, kung nakikita nyo, kayo na lang magbilang, kasi pag ako nagbilang baka ay nako, saan ako abutin, baka mental hospital. So ganyan karami yung fry ng ating Japan Blue Gold Double Sword sa ngayon na nandito sa fry section. So hindi pa yan kasali mga pre yung sa grow out. So ayun, acclimation time's up. So pwede na natin tong i-release. Ayun. So, tingnan nyo, napakaraming fry pa rin dito sa fry section natin. So, ayan, next natin na kukunin yung EBM fry natin. So, napakaganda ng quality ng tubig nila. Nasa iwan condition yung mga breeders natin. Yan. So, all in all, maganda yung kanilang status. Nasa iwan condition pa rin. So, kukunin natin lahat ng mga fry ng ating EBM. So hindi ko alam kung gaano na naman karami yung makukuha natin. Nung nakaraan, nasa 50 plus din yung nakuha natin. So ngayon, siguro medyo hindi ko masasabi.
Kasi yung mga fry ng EBM dito ay minsan lumulutang yung iba nasa ilalim. Di gaya ng dim natin na lahat nakalutang talaga. So medyo mapagkunwari yung mga fry ng ating EBM dito. Yan. So medyo marami-rami na rin. Yun. So ayun na nga mga pre, after 10 minutes ay nakuha ko na yung mga fry ng ating EBM. So yun, may pahabol pang isa, may pasobra pa. Ayan. So ito yung mga fry ng ating EBM na nakuha natin. Marami-rami na rin. So nasa siguro nasa 30 plus na rin yung mga fry na to. So pwede na. Good harvest na yan mga pre. Imagine mo every 2 weeks kukuha tayo ng fry, so hindi tayo maubusan ng stock ng ating EBM. At dito napakaraming fry na kailangan na rin ikaling. Yun. So ayan mga pre, acclimation time's up 15 minutes ago. So ayan. So pwede natin itong i-release. Yun. So marami ng mga malaki fry na ikakaling natin soon pag nagka-oras na tayo. So ayan, doon naman tayo sa ating Japan Bugle Double Sword. So dito nga sa kanilang breeder section. So napakarami na namang fry ng ating Japan Bugle Double Sword na nandito. Yung grow out natin mga pre, estimated ko nasa 100 pieces. Yung female section natin, yung male ay nasa siguro nasa 60 to 70 pieces. Yung fry, estimated ko nasa 300 pieces. Yung fry na kailangan natin grow out. So kailangan natin ng at least 3 pang ref tub para mag-grow out. Pero may mga buyer tayo na papasok. Maybe next month ay pwede nating i-release yung pinapalaki natin at makakapagbigay daan ito sa mga fry na nakatambak sa kanilang fry section. So ito naman yung mga fry nila ay wala tayong mapaglagyan. So imimix na lang natin dun sa mga fry na nandun na. Anyway, pag nagka-time tayo, ikakaling rin naman natin to lahat. So ayan mga pre, ito yung mga fry na nakuha natin. Yan. So tingnan nyo naman. So kayo nang humusga, nakikita nyo naman, di ba? Hindi ko na kailangang sabihin, nakikita nyo naman kung gaano karami yung mga fry ng ating Japan Bugle Double Sword na hinarvest natin in 2 weeks time lang. So swerte, it's a blessing talaga and not one but triple blessing. So dito muna siya at mag-acclimate muna tayo ng mga 10 to 15 minutes. At ayun na nga mga pre, habang nag-acclimate ako, so papakita ko muna sa inyo yung pa-out natin na Dambu Ear Mosaic. So may nakakuha na sa noong nakaraan, going to Iloilo. So kumuha siya ng 100 pieces. So ngayon may pa-out tayo, siguro estimated ko nasa 100 pieces pa yung natira. 100 plus siguro pair. Kasi may mga female tayo, ang lalaki na. So ito yung mga classic na Dambu Ear na binibenta natin. So pang sidewalk mga pre, murang-mura ko lang to binibenta kapag wholesale tayo. So ayun mga pre, acclimation time's up. So 10 to 15 minutes na yung nakaraan at i-release na natin yung fry ng ating Japan Bugle Double Sword. So grabe, napakaraming fry na nandito. So estimated ko nasa 300 pieces na talaga yung nandito. So medyo crowded na. So ayan mga pre, dito sa breeding area ko, talagang panata ko na na every time na mag-harvest tayo ay magpapasok tayo ng bagong tubig sa mga ref tub ng ating breeders. So para maging fresh ulit yung tubig nila. At syempre naman yung environment ng mga guppies natin, kapag maganda, malinis at kaaya-aya ay talagang mape-pressure sila na mag-breed ulit. So ayun, makikita nyo gradual acclimation yung ginagamit natin kasi malamig yung tubig mula sa puso natin. So fresh water yung tina-top up natin dito mga pre.
At ayun na nga, maraming salamat sa patuloy na pag-support at panood ng mga video ko. Sa mga kaibigan natin, nakaka-subscribe pa lang, so welcome dito sa channel ko. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, pa-click naman po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ang ginagawa ko. So huwag kalimutan mag-comment down below para malaman ko kung saan naabot yung video ko, at syempre para ma-shoutout ko kayo sa next nating video. So ayun mga pre, maraming salamat, hanggang sa muling video. God bless us all and bye-bye!